Udon noodles. Oh, ayan o. Para kang kumain sa Korean restaurant or Japanese restaurant. Udon noodles. Made in Korea. Masarap. Para-paraan lang sa pagluto ng noodles, di ba? Simple cooking, simple food, nutritious. Lagyan mo ng itlog, pampadagdag ng kanyang nutrition, di ba? So we have vitamin E here because of the egg yolk, and then we have the protein because of the egg white. Huwag mo nang iprito, i-boil mo na lang. Less cholesterol pa. O, di ba? Ay, kain na tayo. Ah. Mukhang pang-ulam din. Ang tabaw niya pwedeng pang-ulam. Hmm? Ay, masarap pala yung ano, yung tomato paste. Malapit na kasing mag-expire, kaya iluluto na natin bago ma-expire siya. O, di ba? Para-paraan lang sa pagluto ng ating pagkain. Hindi tayo nagtatapon ng mga pagkain. Check natin yung mga stock natin pagkain. Baka malapit nang ma-expire, iluto na natin bago ma-expire para hindi sayang. O, di ba? Parang yung ito, tomato paste, matagal nang nakalagay dyan. Hindi ko ginamit. Tapos chinik ko lang, malapit na palang mag-expire. 1 month before mag-expire na. Kaya iluluto na natin. Kaya yan, hinalo ko sa ating udon noodles. Magluluto tayo ng udon noodles for lunch. So, i-preboil muna natin kasama yung itlog. Prepare din natin yung ating bowl. Mag-cut ng spring onions. Lagay lang dyan. Tapos, ito po yung kanyang condiments. So, we have the soup base. And then, we have the powder soup. Tomato paste. And, digdigin natin yung black pepper. After boiling for 3 minutes, i-drain natin yung tubig. Tapos, i-reboil ulit natin ng another 1 cup of water. Pagka-boil, ilagay na natin yung mga condiments, yung mga pepper, yung powder, at saka yung soup base niya. And then, of course, including the tomato paste. Mix-mix siya, boil for another 3 minutes, and then, okay na. Sa pag-boil ng itlog, it depends on you. Either hard-boiled o kaya soft-boiled. Sa akin, soft-boiled lang. Ang boil nito is only 5 minutes. Mmm! Masarap na naman yung ating lunch ngayon. Di ba?